Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa North Sagaray, Bulacan. Kasi mayroon po kaming titignan na ano. Na parang tataniman. Ang ganda ng lugar oh. Yun na, bala kasi namin maghanap ng upa ang lupa para mapagtaniman. So, sana may makita kami dito sa lugar na to. Samahan niyo lang po kami. Ang daming tanim na mangga dito. Meron pong ano dito, lugar na kung saan. Pwedeng kumain. Open sila. Tapos mga table, inasa ilan naman ng mangga. Yan, sana maging okay dito. Naka-order na muna kami ng pagkain. Tapos, makikipag-meeting kami sa may-ari ng upahang lupa. Sana maging positive yung result. Kasi gusto namin talaga na ano, yung makapagtanim-tanim kami ng mga gulay soon. Pero sana nga mag-succeed. Kasi if ever na mangyari yun, eh maraming mga taong matutulungan na magkaroon po ng hanap buhay sa pamamagitan po ng pagtatanim, harvest, pagtitinda. Tsaka yun, sana nga, pag-pray natin na maging successful kasi ipavlog ko yan yung pagka may nakuha kaming paupahan na lupa dito na pwedeng taniman. So, suggest nga po kayo, baka may kilala po kayo dito sa North Sagaray na nagpapaupa po ng mga tatanimang lupa, i-comment nyo po sa baba ng video ito para po makontakt po kami, baka mas mura sa inyo. Kasi magsisimula pa lang naman kaming magtanim-tanim, so hindi pa namin alam kung pag-aaralan naman namin yung kalakaran kung paano i-manage yung ganong sistema. So kung meron kami makukuha na mas mura na paupahang lupa dito sa bandang North Sagaray, eh, ayun, sana i-comment nyo po para mapuntahan din po namin if ever man na hindi mag-succeed tong part na to. Yan. Shout out po sa mga ano din, mga kapwa namin mahilig sa mga ganitong pagtatanim. So comment nyo po sa amin, sana kung ano yung mga tips kung paano nga ba magiging successful sa pagtatanim ng gulay. Ayan. Kasi ano ako eh, talagang parang siguro hilig ko talaga yung pagtatanim. Kaya lang, dun sa bahay kasi na tinitirhan namin, walang mga espasyo na pwedeng gamitin. So, hindi ko magawa. Kasi yung tatay ko, nagtatanim siya ng mga gulay. Yung nanay ko naman, ang tinatanim niya is mga pang-display na halaman, ornamental plants. Kaya talagang nasa dugo ko yung hilig sa pagtatanim. Kaya yun, papakilala ko kayo sa mga kasama ko ngayon, si Ka Aaron tsaka si Tatay Kaloy, yung nanguna sa pagpapagawa ng bahay. Ayun po sila, oh, nag-uusap. So hintayin lang namin, nag-order na kami ng pagkain. Mamaya kakausapin namin si Madam yung may-ari. Sana nga, maging successful. So, ayan nga po, no. Nakausap namin yung may-ari. Pinayagan kami na makita yung lugar na possible na upahan. Pero hindi pa sigurado kasi nga aalamin pa niya sa mga kapatid niya kung papayag sila. So, kasi hindi lang naman siya may-ari. Pupunta na kami dun sa area. Mag-aabang pa kami kung possible ng text niya kung papayagan kami na mag-upa dito. So, looban nga pala ito, no. May-ari. Ayun nga. Medyo malayo siya sa ano, sa bahay ng may-ari. Yun, mga uupahan namin. Kasi ikokonsulta pa yun sa mga kapatid. So, yun. Puntahan namin yung part. Kabilang sapa daw. Yung binibenta pala to ng ano, ng may-ari. Gusto ng may-ari ibenta itong lugar nila. Gusto nila buo na makukuha doon ng buyer. Bali 7.6
7.6 hectares itong kabuuan ng lupa nila. Gusto nila, pag binenta nila, buong 7.6 hectares. Computation ko, almost 100 million. Itong buong 7.6 hectares. Kaya, kung sakaling magbenta nga lang sana dito ng kahit mga 1 hectare lang eh. Okay sana, no? Kaya lang, yun nga. Baka may gustong bumili ng area na to. Kailangan yun ng 100 million. Sa mga gusto nang mag-invest ng ano, ng mga lupa, ng mga may kaya, meron po dito sa harap ng dito sa San Mateo Nor sa Garay na binibenta 7.6 hectares na ano po, pag-aari nila. Kontakin nyo lang po ako para masamahan ko po kayo. Chuy! I think bakod, hindi na sa kanila. May bakod oh. Ganda pala dito. Yung ano ko sana, yung nando, no? Yun, o. No? Yung kabila lang, kanila pa rin. Ano ha? Ganda dito. Gusto lang ako yung mantaging na yan, o. No? Kanila pa rin yan, eh. Doon na kami, dito nga kami dumaan eh. Tapos gumanin kami oh. Sabi kasi ninyo, pag dito tayo dumaan, ang layo. Ano ng bike? Oo. Kaya sumulset kami doon pag ano. Mm-hmm. Ayan ang sinasabi ko sa ikaaring sana oh. Hila. Kaya namang tanim yun eh. Dito, sayang. Ang maganda piso ng gulay, dyan ang gagawin sa may sabihan nila. Oo. Puro pa no? Oo, ayaw niya eh. Hindi, yan sana gusto ko. Isa na. Hindi tayo makakain. Hindi man tayo pwedeng tumawid doon sa kabila, no bro? Diyan talaga daan. Dapat may tulay pala. Wala mang daanan kasi. Ayun, sinasabi ko sa iyo, Karol. Malaki yan. Sobrang kalahati yung ikaro yan. Ayun, no? Malaki yan, kalahati. Ito sinasabi ko sa inyo. Sandali bro ha, susunod kami dyan. Ay, ibig sabihin, itong kabila, sa kanila pa rin. Pwede mo natin punta, puro daw pitak to eh. Yan, yan yung rata tanungan. Ah, ah. Yung lugar na yan. Tapos kita mo na pala eh. Gago. Gagawa nga lang ng ano, tulay. Mahirap dito kasi walang tulay. Yung rin yung sa kabila, yun din yan, yun doon sa kabila, yun dito. Wala bang mas mababaw kuya? Malalim. Wala tayong madadaanan doon, ano? Wala po. So, yun ang... Hindi lang tayo, puro pitak yun sa pitak. Yun ang problema dito. Ano yung puno ng pitak? Puro ba? Puro pitak naman yun. Yun ano na pala yun, sinubigan sa kalsos ng tubig dito, dito rin galing. Parang din yung gagaling. Parang... Walang ibang babaw-babaw dito ang tatawiran. Wala, ito, mas mababaw na to. Doon sa gitna, mas malalim. Kasi mas malalim doon. Ito, malalim din yung mas nung pumunta kami rito, bro, walang tubig yan. Kahit konti. May isda nga daw dito, sabi nila. Ano kuya? Ay, buhay. Hindi, madali lang tanggalin to. Para mapuntahan lang yan. Malalim. Ano? Tara. Ha? Ikaw naman. Una ka na. Malalim ah. Kaya, kaya. Ay, buhoy. Here.
dito sa kabila ng sapa. At least kasi dito, exclusive. Diba? There. At least dito, medyo nakahiwalay siya. Exclusive. Baka maganda yung lupa. Makapal yung damo. Sa damo makikita pag maganda yung lupa. Baka nandiyan yung balon na sinasabi. Balon. Ay! Aray ko. Pop, aray ko. Pagtago. Saan po? Ah, oo. Mababa na yung tubig. Ano? Opo. Konting hukay na lang, tubig na. Raise bed po. So, ayan po, no, nakauwi na po kami dito sa bahay. Hindi ko na rin po na video yung pag-uwi namin kasi yun nga, medyo mahaba na kasi yung video. So, yun nga, ang final na nangyari ay, yun, tatawagan na lang po kami na may-ari kung papayag po sila na upahan namin yung kahit mga half hectare or yung 1 hectare doon ng isang taon siguro. Kasi, experiment lang naman muna kami. Kaya lang, kung meron pa kaming makitang iba na mas okay, na mas malapit, eh, siguro maghahanap pa kami. Kaya kung meron kung kayong mai-recommenda na lupa, na tataniman, na uupahan namin ng siguro mga 20 to 25,000 per year, eh, i-comment nyo naman po sa akin sa video ito para mapuntahan po namin soon. Para po, yun, makapag-start na kahit pa paano. Ayan, para sa pangarap na taniman soon po, marami kasing pwedeng matulungan. Wala pa naman kasi kami pambili ng lote. Million-million kasi ang mga lote ngayon. Kaya, yun, tanim-tanim muna kami. Tsaka, hindi naman namin kailangan bumili. Kasi, hindi naman importante na magkaroon ka ng mga ari-arian ng ganyan kalalaki. Kasi hindi naman permanente ang mundo. Ang importante yung habang buhay tayo, eh, may ginagawa tayong paraan para tayo umunlad kahit pa paano. So, ayan, hanggang dito na lang po muna ang video ko. Salamat po sa pagpanonood hanggang dito. Sana patuloy nyo pa rin po suportahan ang aking channel. Maraming salamat po. Ingat po kayong lagi. Love you all. Bye-bye.